One, two, three, come on! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe na yung araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C plus, dagdagan mo pa to ng tender juicy hotdog at samahan mo pa ng Ovaltine, dahil kapag nag-Ovaltine ka, siguradong panalo ka. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Alam ko lahat kayo ay excited na dahil this day magaganap na nga ang national costume ng mga kandidata natin dito sa Miss Universe Philippines. At hindi lang yon, syempre bukas naman kaabang-abang ang kanilang closed door interview. Plus, sa 27 naman ay magaganap na ang kanilang preliminary competition kung saan talaga magpapakitang gilas ang mga kandidata, dahil ito na talaga ang sinasabing day of the day, diba? So I'm so excited. Nako, nakakaloka. For sure, marami na naman dyan mga kandidata na talagang hataw ng bonggang-bongga, diba? So abangan natin yan. But sa lahat ng kandidata dito sa Miss Universe Philippines, good luck sa inyong lahat. So yon, so syempre, pausapan na namang Miss Grand Thailand tayo ngayon. Kahapon nga ay umattend nga ako dito sa Miss Grand Thailand National Costume, kung saan inimbitahan nila ako, hindi para mag-guest, para mag-record doon. Charot! So syempre natuwa ako kasi talagang masasabi ko, iba talaga ang Miss Grand. Talagang masasabi natin, ay nako, napaka-amazing ng mga national costume nila. Doon sa mga hindi nakakaintindi, sinasabi nila, gumamit na kung ano-anong props, gumamit na kung ano-anong eksena. Kasi naman guys, ang national costume kasi ng Thailand ay binase nila to sa bawat lugar dito sa Thailand, kung ano ang meron, popularity ang kanilang mga lugar. Kumbaga, parang halimbawa sa isang probinsya sa Thailand ay uso ang suman doon. So yung kandidata, nagsuot siya ng suman. So ganon! So ayan ang pinakasi ng mga pets. Charot! So hindi. Ang ganda, grabe. Unang-una gusto kong pasalamatan yung mga stylists ng mga kandidatang to, yung kung paano nila kinireate yung mga national costume nila. Talagang masasabi ko dyan pa lang sa Thailand, ay nako, bongga na ang kanilang mga national costume na ginamit. Kumbaga pang international na talaga. At saka yung idea ng mga costume, talagang masasabi ko, pinag-isipan ng todo-todo. Tapos bukod doon, syempre, yung glam team na talagang bumubuo sa bawat kandidata, ay nako, winner na winner. Hindi to madali, hindi ganun kadali yung pagpaplanong to, pero talagang makikita mo ang pinag-aralan. So yon, ang maganda kasi sa bawat kandidata dito sa Miss Grand Thailand, maiisip mo na yung isang team ay planado ang lahat ng kilos. Kaya mahirap at pukpukan talaga yung labanan kasi 7-7 sila, tapos pare-parehas sila ng itsura. Charot! So yun, hindi naman. Hindi sila pare-parehas ng itsura kagabi. Iisa yung itsura nila pero iba-iba yung suot. So yun, meron mga kandidata na dinala na yung drum, dinala na yung kanilang mga tawag dito, yung bangka. So yung meron pa yung may timba, may batsa. So grabe, talagang panalo sa idea. So nakaka-proud. Actually, naisip ko, grabe no, ang hirap maging kandidata kung wala kang team. Kasi lahat ng ganitong bagay ay gagawin mo at paghihirapan mo talaga ng bonggang-bongga. Saka syempre yung looks, yung ayos, ang hirap-hirap gawin nun. Parang feeling ko, hindi ko kaya talaga yung mga ganong idea. Pero nakaka-proud sila. Kasi yung mga alam kong nasa likod niyan, hindi mga majojonda, mga kabataan din. Alam mo kung makikita mo sila, ang cute, saka mga bata pa talaga. Ang galing nilang mag-isip ko ano yung magagawin nila sa kandidata. Talagang palaban talaga yung mga idea nila. Kaya nakakatuwa. So palakpakan natin, hindi yung Miss Grand, yung mga stylish, yung mga team, yung mga glam team. So yon. Siyempre, lumuha na naman yung mata ni Mr. Nawat habang pinapanood niya yung kanyang habang pinapanood niya yung mga kandidata, kasi hindi niya alam kung paano niya hindi niya kasi alam kung paano niya ipapanalo yung bet niya dito sa sobrang dami ng magagaling, di ba? So sobrang grabe. Isa sa mga nakita ko diyan si Miss Phuket, ay nako, sobrang ganda si Miss Bangkok. So
ay nako, kung mapalo ng bonggang-bongga. Saka grabe, gusto ko rin yung national costume, yung elepante, na akala ko, ano lang, wala siyang gagawin. Ang hirap nun kasi beauty queen ka. Tapos alam mo yun, yung gapang-gapang ka doon sa stage, feeling ko yun yung mananalo. Kinabog niya yung mga grabe arko-arko na dala-dala. Parang feeling ko yung buong barangay o yung buong bayan ay dinala na nila doon sa Miss Grand. Diba, sa Miss Grand stage. Kasi nakakaloka. So yun, pero at tulad na sinabi ko, ang galing. Sobrang winner yung mga kandidata dito. Saludo ako sa kung nakausap ko sila. Sobrang bongga. At ito nga ang chika, Mr. Nawal, pupunta dyan sa Pilipinas para manood ng Binibining Pilipinas. So yon, nakakaloka. So nakausap ko nga si Mr. Chang yesterday. Nagchikahan kami. Sa interview ko sa kanya, binanggit niya nga na, "See you Philippines." So sabi ko, "Pupunta ka ba?" "Yes." So sa June. So manonood nga sila ni Mr. Nawat ng Binibining Pilipinas at gusto nilang masaksihan kung sino ba ang bagong magiging Miss Grand Philippines for 2022. Are you excited? Yes, ako excited ako kasi eto na nga, so diba, isa sa mga gusto nating manalo dito sa Miss Grand International, eto nga si Nicole Budol o si Herlin o kaya si Hipon, diba? So yon, so gusto natin siyang ipadala natin sa Miss Grand. Ang tanong na nakakadami, magustuhan kaya siya ni Mr. Nawat? Ako, masasabi ko dyan, bakit hindi? Bakit hindi magugustuhan itong si Hipon or si Herlin o kaya si Nicole ni Mr. Nawat? Unang-una, tatlo ang pangalan. Tatlo ang pangalan. Charot! Unang-una, si Nicole kasi ang masasabi ko ay talaga namang maganda. Wala akong question doon sa ganda na meron siya. And then makikita mo naman, ang sexy, diba? So, imposible na hindi siya magustuhan ni Mr. Nawat. Ang sabi nga ni Mr. Nawat, gusto niya beauty. Of course, pasok dyan syempre si Nicole. And then, pangalawa, sinasabi bodies. At pasok naman ang katawan dyan ni Nicole. Kasi makikita mo naman, wow, talagang katawan na katawan ang kanyang katawan. At talagang masasabi ko, the best. So, yon. At hindi lang yon, syempre, kailangan din daw talaga may brain. Marami nagsasabi na ko, hindi yan makakapasok dyan sa semifinals kasi nga, hindi naman ganun kagalingan itong si Nicole. Alam nyo guys, sa totoo lang, hindi lang marunong mag-English, hindi na magaling. Ayan ang problema sa mga Pilipino. Dapat matuto tayong tumanggap na ang lingwahe talaga natin ay Tagalog. So, walang masama kung nagtatagalog tayo. At si Nicole ang first time na magdadala ng interpreter doon sa Miss Grand. Bakit ba? Kahit ako na maging interpreter niya, okay lang, mag-volunteer ako. Total, nandito naman ako at pupunta ako sa Indonesia. So, yon. So, walang problema at wala akong nakikitang problema kung siya ay magtatagalog at kung gagamitin niya yung Tagalog. I think matalino si Nicole kasi magaling siyang mag-isip, mabilis siyang makakreate ng kanyang pagpapatawa. Kung mapapanood mo yung mga pinapalabas niya, ay talagang ang sharp-sharp ng utak niya kasi ang bilis niya sumagot doon sa pinag-uusapan, di ba? Ayun yung katangian na meron siya. So, ibig sabihin, matalino at talagang smarte itong si Nicole pagdating kung paano siya mag-iisip sa isang bagay. Ang sinasabi ko nga sa inyo, dapat hayaan nating makita si Nicole as a candidate dito sa Binibining Pilipinas. At hayaan natin siyang ipakita niya yung galing niya dito sa entabladong to. At kung hindi man siya mananalo, wala tayong magagawa doon. But this time nakikita ko naman na palaban at magaling itong si Nicole. Ang akin lang siguro talagang kailangan lang niya mag-focus doon sa ginagawa niya at ibigay niya ang 100% ng matulala ang lahat. Charot! So yun. So feeling ko susupresahin tayo ni Nicole sa kanyang competition dito sa Binibining Pilipinas. Di ba? Are you excited? Kasi ako excited ako for her. At hindi lang yon, paano hindi siya magugustuhan ni Mr. Nawat? Si Mr. Nawat ay isang negosyante. Ang gusto niya sa isang kandidata ay maraming followers. Bakit? Kasi syempre, mag-iingay ang mga followers nito kapag Miss Grand International na. At si Nicole ay isa sa mga pinakamadaming followers sa lahat ng kandidata. Meron siyang 4.3 million na follower at sana naman ibigay mo naman sa akin, Nicole, kahit 1 million lang. Charot! 1 million, 100 na masaya na ako eh. So yun, so ganun talaga. I think magagamit to ni Nicole sa publicity niya at feeling ko yung 4.3 million ay pwedeng tumulong dito kay Nicole patungo dito sa Miss Grand International kung sakasakali siya ang mananalo. I think tutulong to sa atin para
at least may ilaban ni Nicole ang competition ng Miss Grand International. And then, I think, kaya neto ni Nicole pumasok sa Miss Popularity. Ang Vietnam nga eh, di ba? Dahil madaming followers, tignan mo, nanalo. O, di ba? Nang bonggang-bongga. So, I think, a-agree doon si Mr. Nawat. And I think si Mr. Nawat, magugustuhan niya itong si Nicole kapag nalaman niya na ganyang kadami ang followers neto. Baka sabihin niya, sige na, ipadala na ninyo. Wag na mag-competition, di ba? So yun, so i-appoint na lang ninyo at gawin na ninyong Miss Grand International Philippines yan. Oh, di ba? So yun ang laban na meron si Nicole bukod doon sa kanyang galing, sa pagiging authentic niya, at saka kung paano siya lalaban, kumbaga meron siyang bala. Kaya guys, sa mga ayaw kay Nicole, wag na kayong umarte. Gustuhin na ninyo siya kasi sa totoo lang, may laban siya. Bukod doon sa maganda na siya, maganda ang katawan niya, nagpapakatotoo pa siya. Hindi katulad ng iba dyan, mga ipokrita. Charon! Basta laban lang. At ito, I think naman, mapagpaplanuhan, matuturuan ng maayos, at syempre, makakapag-focus. Hindi naman si Nicole magpapatawa doon sa Miss Grand eh. Gagawin niya ang lahat para maiuwi natin ang golden crown sa ating bansa. Baka naman kapag itong si Nicole na pinadala natin ay ibigay na sa atin ni Uncle ang corona ng golden crown sa ating bansa, di ba? At history to, at si Nicole pa ang gagawa nun para sa atin. Why not? Di ba? So kasi nagpadala tayo ng maganda, sexy, at yung mga bet natin na parang pang Miss Universe, ayaw ni Mr. Nawat. I think ito si Nicole, magugustuhan niya ng bonggang-bongga, di ba? So yon guys, maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang support na ibinigay. So, di ba? So kayo guys, ano guys ang tingin ninyo sa laban dito ni Nicole? Tingin nyo ba magustuhan talaga siya ni Nawat? At anong opinion ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? So please comment below para at least malaman ko naman kung anong opinion mo dito sa mga tinatalakay natin. So yun guys, maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, iniimbitahan ko kayo, please don't forget to click like and subscribe my channel. At guys, baka naman pwede maglambing sa inyo at matulungan natin itong si Lauren Q sa kanyang YouTube channel. So yun guys, at huwag nyo na rin pong kalimutan ang aking sa pan-channel Samsam TV. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat at syempre hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan tomorrow!